tulad na lang ng problema kung sino ba talaga ang dapat mamuno sa tribo. Ayon sa nakalap naming impormasyon, nang mamatay ang dating Supreme Dato na si Dato Tagliyong, dito nagsimula ang di pagkakaunawaan ng magkakapatid. Nag-aagawan kung sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa tribo, ang panganay na lalaking anak ba o anak na may pinag-aralan. Ang dating Supreme Dato dito, yung si Dato Tagliyong Kugit, nang siya ay namatay, so yung mga anak niya, medyo may struggle kung sino ang mag-assume, sino yung mag-replace sa ama niya. Di umano'y nakapangasawa ang anak na babae ni Dato Tagliyong ng isang Tagaluzon. Ang pakiwari ng ilan, ito raw ang nagsasabi na ang karapat dapat mamuno ay ang anak na babae ng nasabing dato. Bagay na tinututulan ng nakakarami, maging ang panganay na anak ng dato dahil labag ito sa batas ng tribo. Matapos marisolba ang girian sa pamumuno, nilisa ng babaeng anak ang kinalakhang komunidad. Ngunit dahil sa pandemya, muli itong nagbalik kasama ang pamilya nito, dito sumulpot ang panibagong problema. Ngayon, lupa naman ang inaangkin nila. Giit ng babae, bilang anak ng dato, may karapatan siyang pagmamayarian ang 69,000 hectares na lupa sa barangay. Nag-imbita ito ng ilang investors upang bisitahin o tingnan ang lupain. Isang hakbang na lubang ikinagalit ng tribo ng Manobo. Kaya naman idinulog nila itong problema na ito sa lokal na pamahalaan na siya namang inilapit sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Nang na-recognize namin dito sa LGU na may mga investors na pumasok, particularly sa Kasapa area, so medyo very alarming on the part of the LGU kasi alam namin, lalo na sa Sanggunian, na pag may investors na pumasok, talagang may, sa puto ko, may mag-courtesy sa LGU. Kasi mas alam ng LGU yung mga area na potential na magiging plantation, saging, o yung sa pineapple, o iba pang mga products na talagang kailangan ng malaking lupain na talagang i-develop. Kaya nang nalaman namin, may mga staff namin at saka yung mga kapitan pinapunta namin dito para makabigay sila ng mga informasyon anong nangyari doon. So sabi nila na hindi na kailangan silang mag-ano pa sa LGU, sa munisipyo, sa probinsya kasi direct yung nila from Manila. So yun ang medyo nakita namin na problema at talagang sa process na talagang mag-ano yung LGU, mag-react. In fact, ang ginawa nila, humingi silang tulong sa LGU pero kay Mayor Lim, pumunta sila dito para dito sila mag-usap. Pero talagang hindi sila nagkaintindihan. Kailangan natin intervention ng NCIP kasi mas sila ang nakaalam sa sa EPALO at saka ibang mga process to resolve the issues with the conflict of the clans. So yung sinabi ko kanina, sa ngayon, kagabi pinuntahan, pumunta dito yung regional director, assisted by the provincial NCIP at the municipal NCIP. So kaninang umaga, pumunta sila doon para ma-final yung settlement sa conflict between the clans. Sa pagbisita namin sa barangay Kasapados, naabutan namin na may pagpupulong ang dapat sanang magaganap. Kasama ang Regional Director ng Caraga Region na si Attorney Marlon Busantoy, inimbitahan ito ang mga sinasabing investors upang makipagdialogo sa mga kapatid nating katutubo. Ngunit ni anino na mga ito, hindi nagpakita. The general mandate of the NCIP is actually to help facilitate government intervention inside the social domain. We are here to implement the April law or the law for the indigenous peoples. We have significant mandate considering that there are specific rights that's only accorded to them. And also to situate that developments and our programs will enter the social domain in a manner that it's respecting traditions and cultures of this people. Ayon sa NCIP, bahagi ng pinag-aagawang lupain ng ancestral domain na sakop ng IPRA law.
Kaya naman upang maging legal na pagmamay-ari ng tribo itong nasabing lugar, ipinasok nila ito sa Certificate of Ancestral Domain Title o CADT 117. Issue One-on-One.